ating Independence Day, hindi maitatangging kasama si Jose Rizal sa sentro ng pagdiriwang. Bukod kasi sa kilala siya bilang national hero, si Rizal din ang may tuturing na pinakasikat na bayani ng bansa. Pero alam niyo bang hindi pa siya opisyal na pambansang bayani? Si Bandila mo, Jasmine Romero. Kapag June 12, opisyal nating ginugunita ang araw ng ating kasarinlan sa luneta o mas kilala ngayon bilang Rizal Park. At kahit sino, bata o matanda, kapag tinatanong mo para sa inyo, sino si Jose Rizal? Iisa lang ang sagot. National hero natin. Siya yung pambansang bayani natin. Very important hero. Pero paliwas sa ating paniniwala, hindi pa talaga opisyal na national hero itong si Jose Rizal. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, wala pa raw kasing batas o executive order na nagsasabing siya nga ay ating pambansang bayani. Bukod kay Rizal noong 1995, walong iba pang Filipino historical figures ang isinumite ng National Heroes Committee sa nuoy Department of Education, Culture and Sports para irekomendang maluklok bilang national heroes. Pero wala raw nangyari. Pangamba kasi ang pagbaha ng mga hiling ng mga proklamasyon at pwede ring pagsimulan ng mga debate. Ngayon, gusto na itong pag-aralan muli ng DepEd. Pinatitingnan po natin kung ano nga po ang nangyari sa rekomendasyon na yan. Bagamat hindi po sila formal na dinideklarang mga bayani, yung kanila namang pong buhay bilang halimbawa at magandang ehemplo sa ating mga mag-aaral ay atin pong pinag-uusapan sa ating mga sinigaralan. Yun nga lang, kahit sa Kongreso, walang nagsusulong ng batas na kikilala kay Rizal bilang pambansang bayani. Siyempre, hindi ito as concerning, di ba? As all the other issues that we are facing today. Pero I think Congress should provide some time to really think about history and put particular persons in the proper recognition that they deserve. Pero para sa ilang eksperto, hindi na kailangan ng batas para iproklama pang bayani si Jose Rizal. Mas delikado nga kung isinasabatas natin ang mga bayani natin, ang mga congressman, basta may sapat sila na bilang, ay makapaggawa ng batas ng isang hindi karapat dapat sa tawaging bayani, ay gawing bayani. Ang mahalaga raw, opisyal mang bayani o hindi, ay matatandaan at maisapuso ng mga Pinoy ang kanilang mga sakripisyo para sa kalayaan. Jasmine Romero, ABS-CBN News.